Nailigtas po ang 5 aso sa mga ilegal na mangangatay sa San Ildefonso, Bulacan. Ang isa ay naabutang panghingal na hingal dahil sa pagkakasilid sa sako. Arestado naman ang 3 suspect na nahaharap ngayon sa mga reklamo. Babala po mga kapuso, maselan po ang ilang bahagi ng video ang inyong mapapanood. Nakatutok si June Venerico. Hey, aso. Ito aso. 2 patay na aso ang naabutan ng mga miyembro ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Animal Kingdom Foundation o AKF nang salakayin ng isa umanong katayan sa San Ildefonso, Bulacan. Parang pinukpok kayo, pinukpok. 5 buhay na aso naman ang nasagip. Ang iba, nakasilid pa sa sako at hingal na hingal. Na-recover sa lugar ang kiluhan, tubo at blowtorch. 3 suspect ang naaresto. Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act laban sa kanila. Matagal na raw hanap buhay ng mga suspect ang pagbebenta ng karne ng aso. Meron talaga din tayong mga kababayan na nahilig sa karne ng aso po. Saan dinadala, sir? Sino mga parokyano nila kadalasan? Kadalasan, sir, mayroon din mga lokal at yung iba, sir, dinadala po doon sa norte, sir. Inakit po ng Baguio. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng AKF tungkol sa ilegal na bentahan ng kaninang aso sa lugar. Base sa investigasyon ng PNP-CIDG, mga asong pakalat-kalat sa kalsada ang hinuhuli ng mga suspect para ibenta. Kapag wala na silang mahanap, doon na sila bumibili sa murang halaga. Pagkatapos ay ibibenta ng mahal. 300 hanggang 400 pesos daw ang bentahan ng kada kilo ng kaninang aso. Muling nagbabala ang AKF sa mga sakit na maaring makuha sa pagkain ng aso, gaya ng rabies. Ang pagkain po ng aso ay delikado. Ang karne ng aso ay delikado. Napakarami pong health risk involved tungkol dito. Unang-una po ito ay isang tinatawag na maruming karne or contaminated meat. No? Hindi ito fit for human consumption. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.